Sige po, await po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, kami po ay lumalapit po sa inyong harapan. At kami po ay nagpapakumbaba at minsan pa humingi po, O Diyos, ng kapatawaran bago po kami lumapit sa inyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtaan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila, dakila ang iyong ngalan. Minsan pa narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtaan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Ang kalangitan, dakila ka, dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan, ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan hanggang ang aming kaluluway, hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila,
Dakila ang iyong ngala sa lipong pagkakataon, dakila. Dakila ang iyong nalan. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, niluluwalhati. Dinadakila sa aming mga buhay, lalong-lalo na sa oras na ito, Panginoon, na kami minsan pa ay nagkaroon ng pagkakataon upang makapag-aral, makapagbulay ng salita. Kami nagkaroon ng pagkakataon, binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na muli ay magkaroon ng gawain na kung saan ikaw, Panginoon, ang maluluwalhati at may tataas. Purihin ka, dakilang Diyos. At sa mga oras po na ito, ay patuloy po kami lumalapit sa iyo, ininudulog ang aming mga sarili, kami nagpapakumbaba, Panginoon. Lahat ng mga bagay na nagawa naming mali, kasalanan, sadya man po ito, hindi, Panginoon, sa mga nakalipas na oras, ay hinihingi po namin ang tawad. Inaayon po namin, Panginoon, na kami po ay walang maipagmamalaki, ganun din wala rin po kaming maitatago sa iyo. Kaya naman malaya ka pong siya sa atin ang aming mga buhay, ang banal mong espiritu na siyang kumilos at magbago ng lahat-lahat po sa amin, Panginoon. Dalayan po namin na dalisayin mo nga po kami ng banal mong dugo, Panginoong Jesus. At gawin kami patuloy na karapat dapat na makadulog sa iyong presensya, manatili sa iyong presensya, Panginoon. Marami pong salamat. Patuloy po namin ang hiningi ang kapatawaran na nagmumula sa iyo. Salamat po sa iyong habag at biyaya, Panginoon. At sa lilipas po na oras, dakilang Diyos, dalayan po namin ang patuloy mong pagsama, paggabay at pangungunan ng banal na Espiritu habang kami po'y nakikinig ng iyong salita. Maging sa iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, ay gamitin mo siya upang patuloy na makapagbigay sa iyo ng kapurihan. At ganun din gamitin mo siya, Panginoon, maihayagan yung salita ng may kapangyarihan, ng may buhay, Panginoon. At ganun din, dalayan po namin na yung mga salita ay patuloy na bumago po sa aming buong pagkatao, dakilang Diyos. Ingatan mo po kami habang kami po'y nag-aaral ng yung salita. Lukuban mo ang bawat isa po sa amin ng banal na dugo, Panginoong Jesus. At wala pong anumang gawa na kaaway sa siyang mga panig. Ganun din sa aming mga kapatid na papasok pa lamang o magkoconnect pa lamang sa Zoom. Oh God, ay ikaw po ang patuloy na gumabay po sa kanila at ganun din kagalakan sa puso ng bawat isang manaig at ganun din ang pag-ibig na nagmumula. So, salamat Panginoon sa ipo na pinagkakatiwala in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Ayan, tunay po napakabuti ng Diyos. Amen. Hallelujah. Diyos si Kat. Ay, Diyos si Han. Praise God. Okay, Kimmy. Hans. Yes. KKBX. Hello music. Po. Ang ganda naman nung nasa baba. Ay, sino ba yon? Model ba yon? Anak, wala kang, audio. And, tita, okay. Yeah. Si Katrina, wala. Hello, tita. Ayun. Nag-hi sila. Sagutin mo sila. Hello po. Ay. Salamat po. Bakit walang pa-video? Eh, kasi kagigising ko lang. Si Hans mo nakahiga pa, oh. Oo, oh. Mga hinukay ko yung mga yan, eh. Amen. Praise God. Ayan. Tunay po na napakabuti ng Diyos at meron tayong panibagong oportunidad ngayong araw na to na makarinig ng salita ng Diyos. Sobrang nakakaiyak yung mga, kung napapansin nyo, panayansin ko ng video, marami na nag-ignore kasi ayaw na nila mapanood. Lalo na sa part ng mga apo ni Brother Eddie at saka yung asawa. Pero, alam nyo, sabi ko nga nung pinapanood ko siya, na natapos ko yun, parang gabi-gabi yata, para rin nagpunta ako doon dahil naglalamay ako. Ang isa lang yung narinig ko ng constant, yung life talaga, na sabi nga, kahit 42 lang siya, ang dami niyang accomplishment. Kapag tapos na yung
yung pinagawa talaga ng Lord, yun na yun. Diba? So, anyway, hindi po yan yung topic natin. I'm just having a segue dahil parangal din natin yan kay Mayor Johnny at being a part ng JAEL Worldwide tunay nga na napakasarap alalahanin lahat yun. Actually, kabatch ko siya. Ahead siya ng 2 years pero sa Camp Praise Valley nang nagka-camp kami ng children at saka ng KKB, nakaka-attend ako, kasabay ko sila. Hindi lang uso pa mga picture nung araw kaya hindi ako nakakuha ng picture namin. Kasi parents lang may dala ng camera nung araw, hindi naman kami. Alam mo yun, yung Kodak pa. So, alam ko yun eh, yung lumang yung sa Narsagara, yung gawa sa kahoy yung ano tinutuloyan natin. Yung tawag dito. Actually, lumang-luma yun eh. Oh, triple deck na ginagamit yung kawai, ano, kawai. Oo. Tapos pag nagde-devotion sa palayan. Palayan ba? Oo, palayan 'yon. Pero merong parang pinagawa silang hall. Mm-hmm. Yung dito na, yung pinagpa-parkingan ngayon. Ayun. Dami ko rin naalala dun sa mga panahon na 'yon. Oo. Na ano, 4 o'clock kayo. Tapos dapat 30 seconds ka lang maliligo o less than pa para kasya kayo lahat. Oo. Ayun. Anyway. Oo, kasi isa lang si Oo, sa boys as a girls. Nagtatatay ka dun. Wala na. Ano, maraming nagbaon ng mga ano noon, yung mga low, ano, diet tabs pa, hindi pa lumutil yung panahon na yun. Excuse me po. Ayan. Hindi makarelay yung dalawang nasa baba, yung dalawang bata. So, ano pa sila ng baby pa sila nun? Tama. So, umpisahan po natin yung pag-aaralan natin sa isang... Ay, Ate Kat, wait lang ha. Nag-install pa kasi ako ng PowerPoint. Ay, sorry. Hindi, sa isang kwento. Sige, hindi. Hmm. Wala pa naman yun dito, di ba? Ito pa magagamitin yan. Ah, okay. So, meron po akong nabasa na kwento. Sabi niya ganun, bago tayo mag-pray, sabi ganun, after being laid off from the editorial job, I prayed and asking God of help to help me and find a new one. But when the weeks went by and nothing came and another attempts of networking, filing applications, another interviews, still nothing happened. I beg it and pour out my prayers to God. And I ask him, don't you know that it is how important to me to have a job? And I ask God with my arms folded and protest of seemingly an unanswered prayer still I receive. Sabi ganun. And when I talk to my father, who are oftenly reminding me about believing in God's promise about my job situation, he told me, I want you to get to the point where you trust God is. Amen. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat tayo makumuli at manalangin. Panginoong Diyos, tunay nga po na napakabuti ninyo sa pagkakataong ito, Lord God, na samahan mo po kami sa aming pag-aaralan. Tunay nga po, Lord, let your Holy Spirit, Lord God, move to each one of us and touch us, Panginoon, sa mga aral na ito. Tunay po, Lord, na ikaw ang manguna. Gawin mo pong mga butong ang mga salita mo na tumanim sa aming puso at patuloy na ikaw ang maggabay sa amin, Panginoon. So, yun namin inaalay ang gabing ito ng pag-aaral at parangal sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God. So, Daniel, na-install na ba? Hindi pa. Pwede ba ako mag-share ng, ano, magamit ko yung, ano? Malapit naman. Ah, pwede ka. Laptop ba yan? Oo. Ah, pwede yan. Kaya lang naka-disable ako. Hindi, naka-download ka na yata eh. Ah, ito. Saglit lang. Mga 1 minute. Sige po. Praise God. Sabi po dun sa narinig niyong kwento, it's about a person na nangyayari ngayon sa lahat nawawala ng trabaho. Actually, I often telling you na sa mga OFW, marami pong nawala ng trabaho. At pareho-pareho po, even dito sa Pilipinas. So sabing ganun, he continued to pray to God. He continued to ask God for a week, a month. Marami po ngayon nagtatanong. And sabi niya nga, sintinanong niya ng Lord, don't you know, Lord, I need the job. I need this important job. Dahil
sa hirap ng economy ngayon, ang dami talagang nangyayari. So, talagang lahat po tayo nangangailangan. Amen? At dito po sa ating pag-aaralan, tinanong siya ng tatay niya, let me get straight to the point, my son. Sabing ganon, I want you to get to the point where you trust God. Yun yung sabi ng tatay. At ngayon pong gabi, ang ating pong pag-aaralan ay trusting God in trials. So, tunay nga po na buksan po natin yung ating Biblia. Kung meron po kayong mga Biblia sa Proverbs chapter 3, verse 1 to 7. Proverbs chapter 3, verse 1 to 7. Amen. Sige po. Kung meron po kayong Biblia, sundan nyo na lang. San Patikat? Proverbs? Chapter 3, verse 1 to 7. Yan. Sige po. Basahin po natin. Hallelujah. Praise God. Sabi po dito sa Proverbs chapter 3 verse 1, ang aking pong version na babasahin ay New King James Version. My son, do not forget my law, but let your heart keep my commandments. Verse 2, for the length of the days and long life and peace they will add into you. Verse 3, let now mercy truth forsake you. Bind them with and around your neck and write them in the tablet of your heart. Verse 4, and so that the favor of high esteem and sight of God and men. Verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And 6, in all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. 7, do not be wise on your own eyes. Fear the Lord, depart from evil. Praise God. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yun po yung ating text na pagmumula nung ating muli, ang title po ng ating pag-aaralan is, sabi po, Trusting God in Trials. So, sa araw na ito, hayaan nyo po na pinaka-key verse po natin kasi is yung chapter 3 verse 5. Sabing ganun, kay Yahweh ako kay Yahweh ka magtiwala, buong puso, huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan. So, yun po yung Tagalog version. At allow me, tapos na, Niel? Ayan. Allow me to share to you yung PowerPoint po natin. Naumpisahan ko po dun sa word na trials. Ano nga ba yung trials? Everyone is experiencing a lot of trials, circumstances, obstacles, and things na maraming pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Sabi nga dun sa meaning nung trials po natin, dun po sa ating... Ayan. Praise God. Hallelujah. Trusting God in times of trials. Sabi po dyan, sige po, yan. Sabi dyan, a formal examination and evidence before a judge and a typical before a jury in order to decide a guilt in case and criminal or civil proceeds. Yun po yung other meaning ng trial. Pero meron din po a test of performance, quality, suitability of someone or something. Yan po ay galing kay Google. Next, kuya. Sabi po dyan, yung letter T is tired. Bigyan ko po ng acronym yung trial na word. Sabi po dyan, tired, stand for letter T. In need of sleep or rest, weary or bored. Yan po yung madalas nating nararamdaman ngayon at nararanasan. At yung letter R, revenge. Dadaanan ko lamang po ang word na ito. Action of completing hurt or harm for someone or situation. A stands for anxiety. A feeling of worry, nervous, uneasy. Typically with impulsive behavior or panic attack. I stands for, next. Ayan. Insufficient, not enough, inadequate, lacking of quality and quantity required. And yung L stands for lawlessness, sadness, sorrowful, isolation. That is the meaning of trials. And many of us, marami pa tayong pwedeng sabihin dyan sa meaning ng trials na yan. Ito po ay galing lang po sa personal kong na-experience at pinadaanan. So, balikan po natin yung sumunod na verse. Yung sinabi ko po sa inyo, ito po yung ating papaikot dun sa ating title ng ating ginawang
pag-aaral. Yung Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. So, umpisahan ko po ngayon sa kwento na binigay ko kanina. Sabi po doon, pinaalala nung tatay na let me get to this, sabi ganoon, direct to the point. Where you trust God? Tayo po, natanong na ba natin yung sarili natin, where do we trust God? Marami sa atin nakaka-experience ng maraming bagay na binabox natin ng Lord. Sabi nga po, dito, yung tatay po, ni-remind niya yung anak niya in Proverbs 3. Anak, balikan mo yung Proverbs. Ano yung pangako ng Diyos? Trust the Lord with all your hearts. Sabi ganun. At dun po, sabi niya nga, in times of troubles, in times of many things, maraming nangyayari. But allow me also to give you an acronym of the word trust. As we go on sa ating pag-aaral, sabi po dito, trust in the Lord with all your heart, lean not to your own understanding. In all your way, you submit to Him and make your straight path. Pero sa totoo lang po, lahat tayo nag-fail dyan. Sa panahong nagdaan, nag-fail tayong lahat. Wala pong makakasabing, ay ako, hindi ako nag-fail. Kasi marami po, meron po mga ilang bagay na personal natin or sa ating mga sarili. Nagkaroon po tayo ng mga bagay na hindi natin napagkatiwalaan ng Panginoon. Nobody is perfect nga po, sabi nila. Pero lahat po yan dadaanan talaga natin. Sa oras na ito, allow me to introduce to you yung acronym ng TRUST. So, T stands for Turning Over Every Aspect of Our Life to God. Diyan po tayo madalas. Di po ba yung verse 5 na trust in the Lord with all our hearts? In all aspect of our lives, let's turn to God. Ate Kats, ang daming nangyari, nawalan ako ng trabaho, hindi ko alam yung kasiguruhan ng nangyayari ngayong sitwasyon, titigil na ba yan? Meron bang kasagutan dyan? Balikan po natin ano po yung commandment. Hindi naman niya po sinabing you may trust. Ang sabi po, it's a command and telling, trust in the Lord. It's a commandment that the Lord knows that we will experience a lot of things. Amen? Diba? Commandment ng Lord na alam kong mangyayari yan. Alam kong may magaganap. Kaya nga sabi dun sa Psalms 55 verse 22, cast all your burdens on the Lord and He will sustain you and He will never permit the righteous to be moved. If we are already in the presence of the Lord, alam ko lahat tayo, lagi nananalangin, dumadating, meron niyang akong kinounsel nung isang araw, sabi niya, alam mo, dumating ako sa point na ayoko nang mag-pray, ayoko humawak ng Bible, ayoko mag-devotion, kasi parang feeling ko ang layo ng Diyos, sabi niya. Siguro po, merong ilan sa atin nakaranas lately na mga ganyang bagay. Even I, meron po ako in other aspect naman po, ako naka-experience ng ganun. Pero sabi nga po, God reminded me to turn over every aspect of my life to God. Binalikan po ako ng Lord, are you trusting me? Pero bakit ka nagkakaroon ng worry sa part ng personal mo? Bakit ka nag-worry? Bakit ka nagkakaroon ng ganyan? It's because, sabi nga po, let's go to the basic. Napaka-basic po nito. Trust, pagkatiwalaan natin ng Diyos. Where things go wrong, alam natin na hindi natin kayang solusyonan, still, balikan po natin. Turn over our aspect in life to God. Napakadaling sabihin, pero totoo po, dapat po yun yung ginagawa natin. Dahil again, I remind you, this verse is telling us, it is a commandment. It is a command that comes from the Word of God. And if we love God, we will obey His commandment. Di po ba? So sabi nga po, cast all our burdens or cast all our cares to God. In everything, He will sustain us. May promise po ang Lord sa atin that He will never leave us nor forsake us. Until now, may mga naka-experience po na na-COVID. Si Jennifer Luclucan, Arnold Depano, isa po sa mga worshiper po sila. And yet, they have been positive sa COVID. Di po ba? At na-ospital. Pero ano po ang ginawang pag-iingat ng Panginoon? Alam nyo, ang patotoo nila, pareho lang po ang word nila. They turn all aspect of their life to God. They trust the Lord.
Kasi wala eh. Kahit ano po ang gawin natin, kahit mag-dwelga pa tayo sa Panginoon, still babalikan po natin yung word na ito. Let's trust everything, all aspect in our life to God. Amen? And letter U po, letter R po, sa trust stands for, sabi po dyan, realizing that po yan, sorry po, that He already has a perfect plan for me. Realizing, paalala po natin, ma-realize po natin sa gitna ng sitwasyong ito, in all our ways, let's submit to God and let's He will make our path straight. Sabi nga po, dun pa lang po sa Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew before you where you were set born apart, appointed you as a prophet to the nations. God appointed us in our family. Kung tayo po ay sa Morontede, sa Pascua, sa Ancheta, sa Robles family, God already appoint us since the day one that we will be formed in the womb of our mom. So, ibig sabihin po, let's realize, balikan natin, Lord, mag-meditate po tayo, ano ba yung mga bagay na ginawa mo sa amin? Nakaka-prostrate po talaga yung mga sitwasyon ngayon. Sa totoo lang, nakakatamad magbasa ng mga news feed sa Facebook, nakakatakot manood ng TV sa dami ng issue. Pero alam nyo po, realizing that He already has a perfect plan for us, reminded me that God telling me right now, anak, I have already planned everything in your life. I have already give you this. So, paalala po natin sa ating sarili, ano ba yung mga magagandang ginawa ng Diyos? Balikan po natin yun. Kung paano tayo nagtagumpay? Yes, ngayon po hindi tayo nagtatagumpay. Para bang hindi naririnig yung panalangin natin? Para bang hindi natin nalalapitan yung presensya ng Panginoon? Sabi ko dun sa kausap ko na kinakounselan ko, alam mo, dinadaya po tayo ng kaaway pagdating doon. Because as the Lord said, before we formed, He already knew us. He already planned our life. And sabi nga po dun sa pinag-aaralan po natin, lahat po yan, paalala po natin sa ating sarili kung paano tayo naging pinagtagumpayan ng Panginoon. Ano po yung mga nangyari? Nakakatuwa po yung isang post sa Facebook noong 100 years ago na nagkaroon ng epidemya. Nakita nyo po ba yon? Wala pong iba silang ginamit, wala ring lunas dun sa epidemyang yon na naganap noon. Alam nyo, may nakita ko naka-plastic yung mga ulo nila. Kung ngayon, mga mask, doon noong araw, plastic lang yung nilalagay na sa mga ulo nila just to protect themselves. But after 100 years, paulit na ulit, ibig sabihin, nakasurvive po yun from after the day one that they've been recovered. These things will come to pass. Amen? Hindi man po natin maabutan na matapos, pero yung buhay po natin, kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, alam natin na ang katapusan natin ay pagtanggap at pagbalik sa ating tunay na tahanan. Yun po ay ang pag-akit natin sa langit. Amen? So, maging handa po tayo. Di man natin makita yung katapusan ng mga nangyayari kung darating man yung panahon ngayon na ang Diyos ay dadating na sa oras na ito. Alam po natin, we are sure about, let's prepare our life. Realizing that everything will come to pass. Mangyayari po lahat from Revelation, sabi nga from Genesis to Revelation, nakalagay na po lahat ang nagaganap ngayon. And only God knows whatever will happen. So let's be not worry enough dun sa mga nangyayari. And letter U, sabi nga po, next is letter U, understanding that I may not always understand. Ang hirap po nito, totoo yun. Pilit nating iintindihan ang mga bagay na hindi natin maintindihan. Yes, true yan, totoo yan. Lalo na kapag nandun ka na sa sitwasyon na nahihirapan ka na nagiging hopeless ka na dahil padami ng padami, dumadami ng COVID, hindi nagkakaroon ng mga canceled flights, hindi na nagpapalipad ng eroplano, hindi na nagkaroon na ng close down dun sa mga may area ng COVID. There were all things at maraming naapektuhan ng mga companies. Or nagbukas nga sila pero parang matira mabuhay. Ganun yung sitwasyon. But here, understanding that it always to be understand. Sinabi po doon, trust in the Lord with all your hearts and lean not to your own understanding. Lean not to your own understanding.
Sabi nga po dun sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. That is the word of the Lord. Kung mahal po natin ang Panginoon, let's keep the commandments of the Lord. Nabalikan natin yung lean not to our own understanding. Hindi natin masabi ngayon. Sabi nga, yung susunod po na passage na ito, nakalagay po doon sa Isaiah 55 verse 9. Sabi po dyan, as the heavens are higher than the earth, so as my ways is higher than yours. And the thoughts that than yours. Sabi nga nun, tayo pong lahat ngayon, hindi natin maipaliwanag. Marami nagpe-pray, nagsishare tayo ng gospel. But sinasabi nila, bakit namatay si Sister Johnny? Bakit inalaw siya mamatay? Di ba? Ang daming nagtatanong, bakit? Bakit? O, hindi lang yung kay Johnny. Yung mga nangyayari ngayon, bakit? Bakit hindi pa rin tayo bumabalik sa dati? Still, our ways is not the way of the Lord. We may plan. Bakit hindi natuloy yung mga acquaintance natin? God has His own plan. And God doesn't want yung pwede na. He want for us is yung the best for His children. And tandaan po natin, tayo pong lahat na naririto at yung nakikinig at nakakarinig ng salita ng Diyos, tandaan po natin that the Lord already knew everything. Ang importante po, sabi nga po doon, understand as we always we don't understand. Let us understand that the way of the Lord is higher, it's greater, it's powerful, it's more awesome, and more blessing to us. Sabi nga po, di man tayo magkaroon ng magandang buhay dito. Pero tandaan po natin, pinaka nag-aantay po sa atin, yung nandun sa taas, kung nasaan po ang ating mahal na Panginoon. We are just only living here as a temporarily tenants. We are not from the earth, we are from the heaven. Amen? So, pag napupunta tayo sa pag-aalala, sa anxiety, tandaan natin, balikan natin to. Lord, your ways is higher than my ways. Your thoughts is higher than I thought. Huwag niyong hayaan na ma-manipulate po tayo ng mga nangyayari sa paligid na kaliwat kanan. And letter S, sabi po dyan, seek His will every step of the way. God is always reminding us to seek His will every step of the way. Sabi nga po, in all these ways, let's acknowledge His presence. And sabi nga po, in Isaiah 55 verse 9 din, yan din po yung sinabi dyan. Pero sabi din po doon sa, for His way is higher than we are. For His step of the way na nakikita po natin ngayon, we are not in perfect world. We are imperfect. But still, the Lord is there for us to make everything be suitable for everyone. Huwag po nating hayaan na yung when we seek His ways in every step of the way, ilagi lang po tayo maging stagnant. Doon lang tayo sa nakita natin. Hanapin natin yung kaparaanan ng Panginoon. Though it will be not very easy, pero sabi nga, we are on the finish line, very near. Gusto pa po ba natin bumalik ulit sa number one? Or nakakalungkot, sa tagal mong naglingkod sa Panginoon, ang ending mo, nawala ka pa sa Lord. Yun po yung nakakatakot. Na habang parating na yung finish line, ikaw po ay dagdedepil na nawawalan ka na ng pag-asa. Tandaan po natin, our hope is in God. Amen? That if we have this problem, let's seek how God can do everything for us. Sabi nga po, napakasarap yung nagpupuri tayo sa Panginoon. Sabi ni Arnel Depano, narinig ko yung testimony niya. Sabi niya, when he was in the hospital and no one is around, he just come and worship the Lord. It's so hard. Napakahirap daw na may sakit ka, nakakaranas ka ng pain, nahihirapan ka, wala man lang umaas ka. Sa do may mga frontliners tayo, pero still iba yung alam mo na may magpapalakas ng spiritual mo. Di ba? Nung time na yon, he sang a song to the Lord at nakapag-compose po siya. Nakanta niya po yun nung wake ni Sister Johnny. Alam niyo po, sa lahat ng nangyayari ngayon, let's sing to the Lord. Let's find ourselves singing to the Lord. Let's be more productive than being stagnant and worrying a lot of things. Amen? Seek God. Huwag nating hayaan na maranasan natin yung bagay na mas lalo lang po tayong mapapa-down. Alam niyo po, nung mga nakaraan, isa rin po yun sa
na experience ko, para bang ang hirap para sa akin lumabas ng bahay. Nandito lang ako sa apat na sulok ng kwarto. Kahit dyan lang sa gate namin, hindi ako makalabas. Sabi ko, ala Lord, iba na to. Siguro po kasi ayoko po makarinig ng mga ngamusta sa'yo, ano na nangyari sa kasal mo, ano na nangyari sa ganito mo, sa ganun mo. At saka, bakit yan, ano ba yung pinagpe-pray mo, bakit hindi nangyari, ganun. Pero alam niyo po, doon ako pinaalalahanan ng Lord that binigyan niya po ako ng lakas ng loob na lumabas ng isang araw. And naranasan ko yung naligo sa ulan, tapos nakapagkwentuhan ulit. Sabi ko, Lord, you just need me to hibernate my faith. Alam niyo, bago po nangyari yon, binalik po ako ng Lord sa pagbabasa muli ng mga books na makapag-encourage. Instead of reading a lot of bad news in the Facebook and reading a lot of things from the seeing a lot of things from the news, God returned me in reading His words and His promises to me. And nakita ko po yung mga old pictures, old diaries ko, na nandun po yung mga journal ko, na mga salita ng Lord, yung mga promise ng Lord na pinangako niya sa akin. Kung bakit po naranasan ko na muling nakabangon, it's because yun po pala talaga yung dapat. Right now, kung nalulugmok man po tayo, may sitwasyon tayong pinagdadaanan, meron po tayong mga bagay na nahihirapan tayong tanggapin. Balikan po natin yung mga bagay na pinagtagumpayan ng Lord. Let's find God in all this way. Amen? Sabing ganon, and sabi sa last is letter T, stands for thanking Him when times don't turn out as expected. Totoo po yun. Dun pa rin po yung verse 6. But sabi po dito sa 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Jesus Christ for you. Thank the Lord in everything that we are having. Though, marami pong unexpected things happen. May mga bagay na nangyari sa buhay natin na hindi natin ginusto. Hindi natin ginusto na abutan tayo ng COVID, na mangyari ngayong taon na ito yan, na magkaroon tayo ng mga financial problems, mga unsettled business, mga bagay na nakahang tayo. But still, let's find how we can thank the Lord, because that is also a commandment. In everything, we should give thanks to the Lord because God's will is on His way for us. Sabi nga po, wala pong ibang bagay na pwede po tayong sabihin sa mga oras na ito, kundi pasasalamat. Dahil hindi naman po atin ang ating buhay. It's just only God allow us to have this life. So, wala po tayo sigurong pwedeng ireklamo sa Panginoon. Ang panahon po ngayon ay pasasalamat sa Panginoon. Celebration na tunay na ang Diyos ay nagtatagumpay. Sa pagbangon pa lang natin sa umaga, panibagong kalakasan, panibagong sigla, it is already saying, thank you Lord because I am here. Thank you God because you are God. Sabi nga po doon, balikan natin yung susunod na verse na. Yan. Sabi po dyan, yung isang acronym po ng thanks is trust, thank God always, rest in peace. Rest in His peace. Tandaan po natin, pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Are we trusting God? Let's thank Him always. Are we trusting God? Rest in His peace. Are we trusting God? Understand who is God is in our life. Sabi nga, are we trusting God? Seek Him at all times. And are we trusting God? Time is in the God's hand. So everything that will happen right now, it's in the God's plan and it is in God's hand. In Jeremiah 29:11, for I know the plans for you, says, declares the Lord. Wala po yan dyan. Pero sabi nga doon, plans to prosper you, to give you hope and a better future. God already tell it so. Amen? Ginawa at sinabi na po ng Panginoon sa atin yun. At wala pong sino man o may karapatan o may kaalawan na gawin niyon kundi ang Panginoon lamang na may kapangyarihan na magbigay noon sa atin. Amen. Sabi po doon, ngayon po ay araw ng pasasalamat sa Panginoon. Pagkatiwalaan natin siya. Let's trust God in all times. Sabi po diyan, let's trust God at all times. Trust in trials, in pain, in sicknesses, in yung pong term ng clients natin, madami. Pero sabi nga po, when we have an important decision to make,
we, sabi ganun, we have some feelings that we cannot trust anyone, let's trust God. But God knows the best for us. So, kapag hindi po natin nakita yung trust, mamaya pa po yan, kuya. Pag hindi po natin nakita yung trust sa Panginoon, sabi nga po, hanap, hindi po natin nakita ang trust sa ating mga sarili o kahit kanino man, hanapin po natin sa paanan ng Panginoon. Sabi nga po, sa lahat ng bagay na nagaganap ngayon, ito po yung isa sa best things that we should always treasure in our hearts. Trust God in times of trials. It will be harder, but when you, sabi nga, use your knee and bend it to the Lord, that is trusting God. And surrendering all to God, whatever you have in your heart, whatever you have in your mind, whatever situation you are in right now, you just trust God. Sabi po dun sa sumunod na na picture, kuya, sabi nga nun, together, relay, unique, success team. Ngayon po, as we are right now as a team, together, relay, unique, success team. Tandaan po natin yan. When we trust God, let's together relay the unique success from the Lord. Yung pong ating anniversary, yung pong ating preparations para sa ating church service, para po sa mga activities ng church, at itong tinatawag nilang new normal. Actually, there are new every morning. Si Lord ang nagpauso ng new. Amen? So, ano man yung mga nangyayari ngayon, tandaan po natin, balikan natin yung big word na trust. Together, relay the uniqueness, unique success of the team. And last, sabi po dyan, trust God, He knows what He's doing to our life. Lahat po tayo, alam po ng Panginoon kung ano yung the best para sa atin. So whatever we're facing right now, I want you all to remember this word, trust God, He knows what He's doing in your life. Amen? Glory to God po. Amen. Sige, palakpakan natin ng Lord minsan pa. Ayan. So, ayan ha. So, ang mag-share lang din ako ng takeaway ko. Praise God po, Tikat. Sa inyong mensahe na binigay sa inyo ng Lord na ating kinain, no? Nabusog ba kayo? Ayan, ang dami kong na-consume. So, pero may mga importanting points kung na tinandaan. So, kaya nag-jot down ako ng notes. So, yung nag-struck sa puso ko, yung takeaway ko, is yung sinabi niya, yung pagtitiwala sa Diyos. No? Gusto ko emphasize doon, no? Sa pagtitiwala natin sa Diyos, kailangan may pananampalataya. Hindi mawawala yung pananampalataya sa pagtitiwala sa Diyos. No? Because without faith, diba, it is impossible to please God, sabi sa Hebrews 11:6. So sa pagtitiwala natin, no, sa pagkakaroon natin ng pananampalataya sa Diyos na sasamahan niya tayo sa mga panahon ng pagsubok na ito, na mas nalulugod po ang ating Diyos. And bilang worshipper ng ating Panginoon, gusto natin na sa lahat ng oras na bibigyan natin, napapangiti po natin ang ating Diyos sa kahit sa gitna ng mga pagsubok man. Amen, no. 'Di ba yung kantang sa dalamhati at sa kabiguan ng ano, salamat Panginoon, 'di ba? Nagpapasalamat pa rin yung author, yung nag-compose noon, no? Sinabi doon na nagpapasalamat pa rin siya sa gitna ng pagsubok niya, pagdadalamhati niya. So, maging ganun po ang ating behavior or attitude towards mga trials natin kinakaharap. Yung magkaroon ka ng mas malalim pang pananampalataya habang nagtitiwala sa ating Diyos, no? Kahit di mo nakikita, magtitiwala ka pa rin sa Diyos. Kahit di mo pa naiintindihan, di ba? Sabi mo kanina, understanding, ano yung may sinabi ko din, yung understanding while I am not understanding. Yan. Kahit di pa natin nauunawaan, no? Magtitiwala pa rin dapat tayo sa ating Panginoon. Then number one, number two, seek God, yung sinabi mo, seeking God. Naalala ko yung, may na-share din na rin ako nito before.
Remember sila Joshua nung sila ay tumawid sa Ilog Jordan. Napaka memorable. Talagang hindi makalimutan yung part na yon, yung verse na yon sa Bible. I mean yung scenario na yon nung tumawid sila sa Ilog Jordan. No, nandun di ba yung mga Levites yung pinauna eh, sa gitna. Tapos then nawala yung tubig na, bumabaw eh. Tapos nakatawid na sila. And habang nandun sila yung mga Levites, nagsabi ni Joshua, kumuha sila, pinakuha niya yung mga tao niya ng bato doon sa gitna ng Ilog Jordan. And remember, no, ang nagsisimbolize daw po yung mga bato na yon. No. Kasi 'di ba afternoon ginawa nila yung paggumawa sila ng pillar. No. Ang purpose ng pillar is to remember what God has done to Israel. So, ibig sabihin noon, na-interpret ko noon, yung bawat stone yun, it represents lahat ng ginawa ng ating Diyos sa ating mga buhay. And it also represents yung ating mga, sabi mo, devotionals. Pwede nating balik-balikan yung ating mga devotionals before, no, para mag-alab pa or ma-encourage tayo sa tuwing tayo ay nadi-disappoint. So, yung ating mga devotionals pwedeng maging stone na magpapaalala sa atin sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Pwede rin yung mga ID, no, nung Youth Summit, ng mga EGR, it can represent our yung dating nagpaalab sa ating puso sa ating Diyos. So, dapat kinikip natin yon like a pillar of stones para maalala natin. Oh, ako nga tuwing nakikita ko yung ID ko nung EGR, anointed yung name ko noon, na naalala ko pa rin yung time na grabe yung niluha ko. Hiningi ko ng tawad sa Lord lahat ng kasalanan kasi may pako pa yun eh. Tapos may nagulat ako may dugo na sa kamay ko anyways. Naalala ko yun. Lahat yun, nagpa-flashback every time na nakikita ko yung ID lang na yun. Then, yun lang. Yun lang yung take away ko. Yeah. Praise God. Share? Wala na. Nakamit ba lahat? Ah, sige. Nakamit lahat. Yan. Ko kayo lahat. Kala niya, marinig ko kayo. Sige, kung wala na kayong sasabihin or dadagdag pa, pwede bang... sige. Tita Beck. Ask to unmute. Yan. Yan, oo. Actually, ang naabutan ko na lang, ano eh. Anong letter? U, S, at saka T. University of Santo Tomas. Wala ko nga, pinag-usapan nyo yung US eh. Pinakinggan ko mabuti eh. Trust pala ako. So, nakakatuwa yan. Kasi kaninang umaga, alam nyo naman yung daily activities ng Win. So, ang reading po natin ngayon ay ang Hope, di ba? Ang aking takeaway na... Tama ba yung term mo? Takeaway. Understanding, di ba? Understanding who is ano God, di ba? Kanina yan ang halos sa verse sa chapter 42, 41 pala, 41. Oo. Pag hindi natin kilala ang Diyos, may kakulangan tayong ibahagi yung una, yung ating karanasan, di ba? Yung ating mga nagaganap sa buhay natin, parang parang itinatabi mo lang. Pero nung makilala natin ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesus, no? Dito ay parang si Job na nagsabing doon sa verse as chapter 40 na I just heard, narinig lang, napakinggan lang kita about you, sabi ganun ni Hope. But now,
I can see you. Sabi niya, gano'n. So, parang tayo, naalala ko, no? Hindi naman natin talaga mahikilala at maunawaan ang will ng Lord kung wala talaga tayong relasyon sa Diyos. Napakalaking bagay na meron tayong relasyon sa Kanya. Kasi kung wala tayong relasyon, yung word na trust, hindi mo magagamit. Parang si Daniel, pag nakita ko dahil may relasyon ako sa kanya na bilang nanay sa church, nasasabi niya yung problema niya. At may dumating akong bagay na kaya dapat kong ipagkatiwala sa kanya, may ipagkakatiwala ako ito. Ganon din ang Panginoon eh, pag wala kang relasyon na mas malalim. Hindi mo talaga kayang unawain kung sino ang Diyos. Hindi mo talaga maunawaan. Kaya nga kita mo, pag nagsalita tayo noon, pag nakarinig tayo ng praise the Lord, pag-ubago pa lang sa dinig natin, parang nakakairita. Wala naman ito, siya lang nakakakilala sa Diyos. Di ba? Di ba? Pero pagka nakilala mo ang Panginoon, yung trust talaga, malawak na. So yung nababawasan na yung anxiety mo, nababawasan na yung mga yung alalahanin na yan, nababawasan na yung pagiging madamot mo, you know? Nararanasan mo na rin na yan, ganito, may pandemic tayo, nagtitiwala ka na, no? At naririg mo yung mga sinasabi ng Lord na hindi ka na lang basta, ay anak ka ng Diyos, okay na makatanggap ako ng blessing, no? Hindi ka na kontento. May gagawin ka para sa Diyos. Amen, di ba? Kasi nauunawaan mo yung kilos ng Diyos. Pag hindi mo nauunawaan ng kalooban ng Diyos, hindi mo may pagkakatiwala sa kanyang lahat-lahat. Kaya puro dala ay bigat, no? Pagkakaroon ka ng burden, parang ang pakiramdam mo nag-iisa ka na lang. Pero the truth, sabi nga ng Lord kay Hope, all throughout I've been with you. Yung gano'n, ano? Nandiyan lang ako. No? Kaya alam, minsan na out of focus tayo, hindi natin nakikita yung dapat nating makita. So, sinasara lang natin parang kabayo, nakaganon lang. Pero pag nilawakan natin at binuksan natin, makikita natin yung una, yung kagandahan ng paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya, mauunawaan mo na ang ganda ng pagkalikha ng Diyos. Tapos, maunawaan mo rin na hindi gawa ng Panginoon ng taktan ka, hindi gawa ng Panginoon na magkasakit ka, hindi rin gawa ng Panginoon na magdusa ka sa lahat ng problema at magsakripisyo ka sa ganyan. No? At pagdaanan mo yan. Although, may mga paraan ang Diyos to mold us. Pero sabi nga niya, alam niyo ba yung sa verse 41, yung sa chapter ni Hope, yung 41 may binanggit siyang dalawang hayop, yung crocodile at saka yung hippopotamus. Nandoon siya, no? At dinescribe 'yon ng Lord para ipakita na yung kaaway ay nasa atin, yung hippopotamus. Yung crocodile nandiyan lang, no? Handa kang lapain. Yung hippopotamus, deep within you, kaya nawawala yung tiwala mo kasi hindi mo kilala. Wala kang pagkaunawa sa Diyos. So, hindi ganun kalalim. Kaya hindi mo maibibigay yung word na trust sa Kanya. Kasi wala kang relasyon sa Kanya. Yun ang nagiging problema ng maraming tao. But we, the children of God, can entrust everything to the Lord. Hindi na tayo nag-aalala ng mga bagay na dapat pa nating alalahanin, no? Ibinibigay na natin sa Kanya. We learn to keep our mouth shut. We learn to listen. And we learn to obey and trust God. Yun yun, pagkilala mo ang Diyos at may pagkaunawa ka sa Diyos. You can trust Him. Lang po. Salamat. God bless you po. Amen. Ang dami nating natutunan kay Nanay Bex. Tama, napaka-importante yung relasyon, no? Wala namang mag-asawang
hindi nagtitiwala sa isa't isa, di ba? Parang ganun, ganun din yung ano. Kailangan napakahalaga yung relasyon para magtiwala ka. Yun yung naalala ko. And ano pa ba? Ano pa? May dadagdag pa? Meron pa akong nakalimutan. Love. Love po. Yun nga po, love. Sabi sa John 15, 5. Kaya lumayo tayo, trash na tayo, trash. Hindi, kasi kung may tiwala ka, may kabuuan yan, love. Kasi dun sa verse 42, sinabi yan ng Panginoon eh. No? Without love, hindi mo talaga may pagkakatiwala ang sarili sa Diyos na ito. Kaya nag-create ito ng kagangker ng tiwala kapag may pagkakatiwala. Magkarugtong yan, anak. Tama naman. Kasi yung love naman talaga, kabuuan na yun halos lahat ng positivity. Pero specifically, pagtitiwala, simple lang, magtiwala ka lang talaga. Yung isang tao nagtitiwala, hindi niya alintana yung ano, mga panganib. Kasi alam niyang may mag-iingat sa kanya. Ganun siya eh. Ganun yung isang tao nagtitiwala ng lubos. Kung nagtitiwala ng lubos ka sa Panginoon, kagaya na sinasabi sa aklat ng Biblia, na sabi nga ng Lord, di ba sabi niya, mangyayari yung mga bagay-bagay na to. Pero sabi niya, huwag kayong mabahala. Kasi napagharian ko na lahat ng yan eh. Kung alam natin yung sinabi at pinangahawakan natin yung word na yun ng Lord, at alam natin with all our heart na makapangyari yan sa Diyos at anak niya tayo, eh, iingatan niya tayo. Ngayon, kung matapos man ang buhay natin, gaya sinabi ni Ate Kat, maaaring hanggang doon na lang talaga. Pero it doesn't mean na pinabayaan tayo ng Diyos. Diba? Kasi ang mahalaga doon, regardless of what will happen to you right now or tomorrow or the other day, yung puso mo nagtitiwala lang sa Panginoon, walang makakapag-alis nun. Yun yung mahalaga. Tiwala. Pagtitiwala sa Diyos. Oh, kasi malaking bagay yung pagtitiwala eh. Diba? I do believe na kung isang tao ay nagtitiwala sa kakayahan mo, di ba? Ikaw sa sarili mo, nasisiyahan ka. How much more, Lord? Kung alam ng Lord na nagtitiwala sa Kanya, grabing kaluguran yung ibinibigay mo sa Kanya. At kapag nalugod ng Diyos, iba siya magpala. Ano po, kasama talaga sa commandment ng Lord yung word pa lang niya, kahit sa ang version mo tinignan ko siya kanina, yung verse na to, ang laging word lang na ginagamit is trust in the Lord. Walang you may trust, you can trust. Ang word niya, command talaga, trust. Sabihin, gawin mo, magtiwala ka. Diba? Ganun yung terminology niya. Sikat daw may sasabihin. Nag-PM sa'yo, Ate Kat, no? Oo. Grabe. Okay, go, ano lang po, gusto ko lang po i-share yung naranasan ko po dun sa office. Mm. Nung, parang before po kasi mag-lockdown, nasa Quezon City po ako, nag-dorm po ako. Then, after po nun, pinatira na po kami sa site. Oh. Tapos po, ang lagi ko lang pong iniisip, tapos lagi ko pong minameditate na yung Psalms 91, saka po yung Trust the Lord. Kasi po, parang nung mga times po na yun, may mga sa ibang buildings po sa office, may mga sinasabi po na nagpa-positive na daw po, ganun po. Tapos sa building din po namin, sinasabi nila may mga PUM na po. Tapos lagi ko pong kausap si Ate Katz. Tapos lagi po ako sa kanya nag-update na Ate Katz, meron na daw pong positive dito, ganito, ganyan. Tapos sabi niya lang, lagi pong sa akin sinasabi ni Ate Katz na trust the Lord. Tapos po, ang iniisip ko po nun, may plan ang Lord, bakit niya po ako dinala dun sa office. And then po, yung mga times na parang first week po, yung isa po naming TL po dun, nag-ask po ng permission kung pwede kami mag-pray
every after shift. Tapos po, isa po ako sa mga ginamit ng Lord para makapag-share po dun sa office sa mga kawork po namin habang every after shift po namin nagkakaroon po kami ng onting sharing. Onting pray. Tapos lagi po kami nagpe-pray after shift. Pinagpe-pray po namin yung Philippines, yung mga health ng bawat isa po. Then, after po nun, mga ilang weeks, namatay po si Lolo. Ang lagi ko lang po iniisip is, may plan ang Lord kung bakit niya kinukuha si Lolo or pinagpahinga niya na si Lolo. And then, mas madami pa po kasi kaming kamag-anak na mas na nakakilala ngayon po sa Lord. And then po yung tito ko po na pastor dito po. After ko po dun sa office, tapos pag-uwi ko po dito, mga 3 weeks na po kasi ako naka-uwi. Tapos naggagawa din po sila ng gawain dito. Tapos every day po sila nag-Bible study. And then, ayun po. Ang ginawa ko lang po buong stay ko sa office is nag-trust ako sa Lord na hindi niya ako pababayaan doon na kung paano po doon sa office. And then, glory to God po. Kasi po, pagdating ko po sa office, wala po kasi ako masyadong, wala po akong gamit. Kasi ang alam ko lang po, 3 days lang po ako doon sa dorm. And then, yung company po namin, nag-provide po sila lahat ng matutulugan namin. And yung mga pagkain po is provided na po lahat ng accommodations. Then glory to God po at nakauwi na din po ako dito sa bahay. Ayun po. Amen. Praise God. So nakuha ko yung point mo doon na inala talaga ng Lord yung pagkamatay ng lolo mo. Kasi panigurado, kasi nagkaroon ng salvation dun sa, tama? Opo. Pinatanggap sa akin yan. Pero ang tagal din bago na iuwi yung lolo niya. Kasi opo. Nasa ospital lang yung lolo niya, lahat sila malayo. Anong sakit? Anong? Na-stroke po. Ah, na-stroke. Hmm. Tapos siya lang po mag-isa dun, tapos wala pong hindi po kami pwedeng kumuha kasi daw po malayo. Tapos lockdown pa po. May bit pa po yun lahat eh, nung mga time na yun. Yung bawal po talaga mag-cross sa mga ano boundaries. Tapos saan po sila nandito siya sa Quezon City General Hospital. Hmm. Eh sila mama, nandito sa Bulacan. Tapos yung kapatid ni mama nasa Olongga po. Tapos yung iba po nasa US na po. Kaya po wala pong umaasikaso sa kanya doon. Pero glory to God po, meron pinayagan na po na ilabas si Lolo. Tapos, kinunate na lang daw po. Opo. Yun. So, talaga ang plano ng Lord, no? Hindi natin siya maunawaan. Sa huli na natin siya maintindihan pag natapos na yung perfect plan ng Lord para sa atin. Doon mo makikita, plano pala ng Diyos yun. For a better, no, para sa ikabubuti ng lahat. Okay. May dadagdag pa po ba? Tayo or prayer na po. Prayer po tayo. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating prayer. Ang 5 P's, ang number 1 is president, number 2 is personnel or health professional, number 3 is people in charge, number 4 COVID patients, sabihin na po natin na COVID patients, then number 5 is people of the world, Filipino families, churches. Okay, so hindi na ako mag-assign, Tita Bex. Ay, i-close ko muna to in yung ating life group. Then, Tita Bex, pwede mo po bang ipag-pray lahat?
Okay po. Sige, close po muna natin tong ano, life group. Hallelujah. 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 Panginoon, patuloy po namin kayong pinapapurihan, pinapasalamatan. We all know, God, that itong gawain ito, this is not an accident. At sa mga nakakapanood po, O Diyos, ng life group na ito na aming pong in-upload over the internet, this is not an accident sa mga nakakapakinig po nitong teaching na ito, ng life group na ito. Lord, you want every one of us to be encouraged. Sa mga kapatid ko po, sa bawat isa po na nakikinig na nadi-disappoint ngayon, the Lord is so good that He wants you to hear this day. Salamat, Panginoon, sa inyong pong mensahe na pagtitiwala po sa inyo. Lord, na hindi, Lord, masasayang yung aming mong pagtitiwala sa inyo. Hindi man po namin maunawaan ang mga bagay na nangyayari sa aming buhay. Hindi man po namin naiintindihan ngayon yung kalagayan namin, Lord, sa lockdown na ito, sa COVID-19 pandemic na ito. Pero alam po namin na may ginagawa ka, na inyong plano ay napaka-perfecto para po sa amin, na may ihanda kang napakabuti sa kabila ng mga bagyong ito, ng mga pagsubok pong ito, na hindi mo po kami iniwan sa gitna ng mga pagsubok na ito, na hindi mo po, O Diyos, pinababayaan ang mga anak mo. Lord, batid po dyan sa kalangitan ang inyo pong ang mga tao na ikita mo, Lord, ang aming paghihirap, ang aming kalungkutan. Alam mo, O Diyos, ang laman ng aming mga puso. Alam mo ang aming mga panalangin. And sinabi nyo nga, Panginoon, noon na you keep those tears in a bottle. Yung mga luha ng aming panalangin sa gitna ng mga pagsubok na ito, alam mo po, O Diyos, itinago mo po ito. Alam mo po yung iniiyak ng puso ng bawat kapatid kong narito at sa mga nakikinig po ng life group na ito. Kaya naman, O Diyos, naniniwala po ako that you are a God that is not limited by time or by space. Lord, hipuin mo po ang bawat anak mo na nakapakinig ng mensahe mo po sa araw na ito. Ngayon, Lord, bigyan mo po ng comfort, ng kapayapaan, ang kanilang kaisipan. At ipaalala mo po sa kanila na patuloy na magtiwala po sa inyo. Dahil, Panginoon, ang inyong kamay ay tunay na hindi maikli para kami abutin. Ang inyong tenga ay hindi maliit upang hindi kami marinig. Lord, you are a God that is gracious, that is full of compassion. You are a God that is full of love for all your creations. Mga believers man or non-believers man, your grace is still the same. Your love for us is still the same. And even you are the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbago yung pag-ibig para sa amin. Hindi nagmali yung Panginoon yung pag-iingat mo. Kaya naman, bilang response sa inyo pong kabutihan at katapatan, Panginoon, once again, sinasabi po namin sa inyo na kami, Panginoon, minsan pa ay nagtitiwala sa inyo. Ibinibigay minsan pa ang lahat ng aming kaisipan, lahat po ng aming kalakasan ay sa inyo po namin inilalapit, O Diyos. Pinagtitiwala lahat ng kakayanan, pinagtitiwala po namin sa inyo ang lahat ng aming kalakasan ngayon sa inyo. Ang lahat, Panginoon, ng aming alalahanin, pinagkakatiwala po namin sa inyo, O Diyos. Because nothing, Lord, is impossible with you, God. Walang mahirap sa inyo, O Diyos. Nothing is impossible to you, O God. Nothing is impossible. Kaya naman, Panginoon. Kaya naman, Panginoon. Hipuin mo po ang puso ng mga kapatid ko pong ito. Bigyan mo po, Lord, ng kapayapaan at kapahingahan. Hallelujah, hallelujah. And let thy spirit move upon over this, over the internet. Yes. You can speak, Panginoon, right now sa bawat isa po sa amin. And to strengthen us, to encourage us, Lord. Hallelujah. Minsan pa, O Diyos, pinagpapasalamat po namin ang inyong pong lingkod na ginamit sa buhay po ni Ate Kat sa pagbabahagi po ninyong salita. Salamat for using her, Lord, to touch us, to touch our hearts once again.
Lord, upang i-encourage po kami, napapagal, nadi-disappoint, nadi-discourage. Thank you, Lord, for your words. Salamat, Panginoon, sa karunungan na in-impart mo po sa buhay po ng aming kapatid na si Ate Kat. We pray, Lord, that you may restore unto her the strength and even, Lord, pagpalain mo po siyang higit pa, O Diyos. At ang bawat kapatid ko po sa Worship Arts Network and even, Lord, sa KKB, hallelujah, salamat sa kanilang buhay na naglaan ng oras para makinig po inyo pong mensahe sa gabing ito. Lord, we pray that you may also protect each one of us. And we pray that no plans and works of the enemy will ever prosper sa aming pong mga katawan. No sicknesses and diseases. In Jesus' name. Patuloy na maranasan na isa po sa amin na pag-iingat mo over this COVID-19. In Jesus' name. And even, Lord, we pray that you may help us, Lord, to battle spiritually ito pong aming kaaway. Hallelujah. In Jesus' name. Patuloy na dinideklara po namin ang katagumpayan sa mensahe mo po sa aming mga buhay. Na ito pong mensahe mo po ilalago, palalaguin po ang aming pananampalataya sa inyo. Minsan pa, ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Hindi po, tayo po ay samahan niyo ako sa pananalangin. Pero nais kong kumanta, anak. Alam mo yung tulog sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Mithit dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ialay. Buong lakas, bawat hinting ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan, papuri ko at pagmamahal ay sa'yo lamang. Patuloy na magtitiwala at patuloy na maglilingkod at patuloy na kami ay tunay po na idudulog ang lahat ng pangangailangan ng kabuuan ng aming bansa, ng aming pangulo, ng pangangailangan ng mundo ito. Kaya nga po patuloy kami nagpapakumbaba at magtitiwala ang inilalahad sa iyo. Una ang buhay po ng aming pangulo, yes, sa aming presidente, Rodrigo Roel Duterte, Panginoon, ang kanyang buhay ay iyong ingatan, O Diyos, at palawagin pa at magkaroon ng sapat na lakas para mapaglabanan niya ang bawat problema ng humaharap sa kanya, Panginoon. Alam ko po na you will be with him. Ano man ang kanyang magiging desisyon ay iyong desisyon at ano man ang kanyang kaalaman kung paano niya gagawin ang mga bagay, Panginoon, para sa bansang ito ay manggagaling din sa iyo. Panginoon, I declare that Jesus is Lord over the lives of our president at tunay na ito ay aklo sa kabuuan ng lahat ng mga sumusunod pang higher authority from our administrative nga po sa kanyang pangunguna sa legislative at judicial. Pangunahan mo po sila, Panginoon, upang ang kanilang mga puso ay makatuon sa kabutihan at kapakanan ng bansang ito at para sa mamamayang Pilipino. Inaasahan pa rin namin, Panginoon, na
yung proteksyon ay ipagkakaloob mo sa kanya at sa kanyang buong pamilya sa lahat ng higher authorities po namin hanggang sa pinakadown level, Panginoon, ng barangay, mula sa mga governor, mayor, at lahat, Panginoon, ng LGUs, ang aming pong mga volunteers, ang lahat ng in charge, Panginoon, ang mga staff na galing sa barangay. Panginoon Diyos, patuloy namin idinudulog ang protection para sa kanila at hindi makakakilos ang kaaway para sila gumawa ng anumang rap and corruption, yung mga pagbibigay halaga sa kasalanan, magiging self-centered. Tanggalin mo po, Panginoon, ito sa kanilang gawa ng kaaway ito, Panginoon, sa kanilang buhay. As I release, O Lord, the holy living and holy fear sa iyo, yes, Panginoon, upang magampanan nila ng may compassion, O Lord, ang kanilang mga paglilingkod at sa magampanan nila ng maayos na mailagay ang lahat ng pangangailangan sa mga tao na talagang nangangailangan. O Diyos, ikaw ang magabay po sa kanila. Ganun din po sa bawat frontliners po namin, mula sa medical team, sa law enforcer, sa aming mga suppliers, sa aming mga news reporter, yung aming pong mga stores, mga seller, o Lord, sa market seller, cover them with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Ang kanilang paglilingkod ay tunay po na naglalagay ng panganib sa kanilang buhay. But we entrust everything to you, O Lord, that you are in control of their lives, O Lord, that they are being protected because of your love and mercy and grace sa kanilang mga buhay. Matuloy din namin itinudulog sa iyo ang kabuuan, O Lord, ng aming pong mga pasyente ng COVID patient, ang mga PUI, PUM, ang lahat ng ito, Panginoon, ay yun ang pinagaling at pinaniniwalaan namin na kumikilos ka na at may ginagawa ka ng mga bagay na kamangha-mangha upang ang coronavirus na ito ay tuluyan ng maglakaw. Kung gano'n ito kabilis na dumating, ito rin ay ganun di kabilis na aalis. And we expect, O Lord, kahit na sa mga non-COVID patient, ay iingatan mo rin po sila, no, untimely deaths about COVID and non-COVID patient. Huwag mo po silang hayaan, Panginoon, na makakilos ang kaaway para sila ay magkaroon ng spirit of death, Panginoon, sa kanilang mga buhay. And we had proven it to Lord sa amin na makikita namin na mas marami ang nakaka-recover ngayon kaysa sa mga namamatay. As we declare, O Lord, that the yung pong pagkakaroon ng vaccine, Panginoon, ay tunay na magkaroon na ng kaganapan at tuluyan ng maisigaw namin ng pagbunyi dahil sa iyong kabutihan na kami po ay pinalaya mo na sa pandemic na ito, Panginoon. The whole world, O Lord, ay magre-rejoice sapagkat hindi mo hinayaan, Panginoon, na ito ay tatagal pa. Hindi mo hahayaan. Ito ay mananatili pa ng mas mahabang panahon. At nakita mo, Panginoon, ang aming paghanap sa iyong habag at biyaya. Alam po namin, natagpuan po namin ito sa araw-araw namin pagdulog at pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Maraming maraming salamat po. Even, O Lord, pray para sa kabuuan ng mundong ito na tunay na magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng tunay na pagtutulungan at wala nang sisihan na magaganap sa iba't ibang namumuno, kundi unite them, O Lord, with love, Panginoon. Conquer them with the spirit of love upang magsama-samang magtulungan. And I believe, O Lord, na sa pagbagsak ng ekonomiya ng iba't ibang bansa, you will not allow, O Lord, the Philippines, Panginoon, na makaranas ng grabing pagbagsak na ekonomiya. We entrust everything to you, Lord, na ang aming bansa ay yung payayamanin ng aming bansa. Will be the second US in Asia, ano man ang dinaadaanan namin ngayon. Kami ang makakatulong sa buong mundo because of the gold, Panginoon. Pinaniniwalaan namin na ilalabas ito ng World Bank. Pinaniniwalaan namin, Panginoon, na magkakaroon ng tunay na pagkilos sa naipong kayamanang ito para makatusad ang buong mundo, Panginoon, kasama ng Pilipinas na tunay na may-ari nito. Maraming salamat, Panginoon Diyos. We believe, O Lord, that the spiritual frontliners will always be under your protection, the GIL Worldwide Ministry,
ang lahat ng mga nananalangin mong mga anak na nakikisa sa pagtatawag mo, Panginoon, naniniwalaan namin that the spiritual frontliners will always be under your protection, provision, and blessing. Katulad ng aming mga mahal na mga pastors, mga leaders, and workers sa kabuuan ng members ng GIL World Wide Ministry. Even, O Lord, the body of Christ, O Lord, will under be your protection. Salamat po, Panginoon, and they always experience your presence in their lives, O Lord. Whenever we seek you, O Lord, whenever they seek you, God, lahat ng ito, Panginoon, ay tunay po na may papapuri namin at may luluwalhati ang iyong pangalan sa lahat ng nagaganap na ito, kahit na nakita namin na hindi namin kayang maunawaan ang nagaganap, pero alam po namin may mabuti kang gagawin at may mabuting resulta ang lahat ng ito. Sa ilamang namin, binabalik ang katagumpayan at kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen. Praise God! Praise God! Yan. Thank you so much. Thank you po. Hala, unti na lang tayo. Sige, picture muna tayo for attendance. Wala na iba. Kanina, ano tayo, nag-11 na tayo eh. Sige, picture. Oh, yung pala sikat eh. Hala, sumama sikat. Yay! Ay, sige. Sige. Okay, 1, 2, 3, picture. Smile. Wait lang ah. Sinisave ko. Sa pa, last one. 1, 2, 3. Yeah. Thank you. God bless po. God bless. Bye-bye. Meeting bukas. Ah, meeting bukas. Alas dos? Alas dos. Church. Okay. Bye, Nanay Bex. Bye po. Bye bukas. Bye, Jason. Bye kay Laya. Bye. Bye. Bye po. Bye, Laya. Ingat. God bless. Please, huwag na. Thank you. Oo. Gagawin ako na SM eh. Sige po. Lala ko ayaw ko. Lala ko ayaw ko.